Hi vlog, welcome to my guys. A few moments later. Hi guys, my name is Ronaline May Aquino. So for today's video, pag-uusapan natin mga natutunan ko sa SEM 5 and SEM 6. So, arat na! Unang-una, masasabi kong napaka-challenging ng new normal gamit ang online class. Mahirap, sobrang hirap na parang gusto mo nang mag-drop na lang ganun. Parang ayaw mo nang mag-aral, na sobrang nakaka-stress. Kung iisipin mo talaga, parang hindi mo na kaya. Pero sinabi ko kasi sa sarili ko na kakayanin kahit anong mangyari. Na ipapasa kahit anong maging marka, basta pumasa at may matutunan. Sa tulong din ng teacher, unang-una teacher, ng mga kaklase, ng kaibigan, nairaos. Nairaos naman yung isang SEM. Masasabi ko talagang napaka-memorable ng online class. Marami kang matututunan sa online class o sa new normal. Kasi hindi lahat ng lesson sa guro lang manggagaling. Kumbaga, kailangan mo din mag-aral ng sarili mo. Gumawa ng paraan para mas maintindihan mo yung isang lesson, katulad mag-search, manood sa YouTube, para mas maunawaan mo yung lesson na yun at makasabay ka. Pero hindi lang naman ako tsaka nakakaramdam nito, na pinagdadaanan yung mga bagay na stress, parang gusto nang mag-drop, ganun. Siyempre, lahat ng nag-aaral, sa tingin ko na nararamdaman din nila ito o pinagdadaanan din nila ito. Pero sabi nga, kung may pangarap, laban lang, tuloy lang. At malalagpasan din natin itong lahat. So, ayun. Ang masasabi ko lang talaga sa mga napagdaanan ko sa new normal ay nahirapan. Nahirapan dahil minsan, mahina yung connection. Minsan, sobrang lag ng cellphone. Yung tipong maiinis ka na gusto mo nang ibalibag. Pero dahil di naman mayaman. Nai-stress dahil sa sabay-sabay na mga gawain. Pero at the same time, kailangan talagang tapusin. Kaya wala din magagawa kundi tapusin. A few inches later, 2 hours later. Natutong magtiyaga. Mas magtiyaga kaysa sa dati. Mas parang pag kasi online class, parang pag nasa bahay ka, parang tamad na tamad ka ganun. Pero tamad naman po ako talaga. Tapos minsan parang maiiyak ka na lang sa nararamdaman mong hirap, pagod, stress. Pero pag iniyak mo yun kasi, parang pag tapos mo umiyak, okay na ako ganun. Alam ko naman na siyempre, hindi lang ako yung nag-struggle sa new normal.
halos lahat naman, pati mga teacher, yan, pati mga guro, sa paggawa ng module, sa pag-check ng mga activities. Saludo kay Sir Ren. Kahit na nagkakasakit na siya, tuloy lang. Tuloy lang ang laban. Tuloy lang ang pagtuturo. Kahit na inuubo na, ganun po. Kaya, saludo kay Sir Ren. So, ayun po ang mga natutunan ko sa SEM 5 and SEM 6 na maging matatag, laban lang. Makakayanan natin to. At malalagpasan din natin itong nangyayari sa buhay natin. Nagpapasalamat po ako sa guru namin. Shout out po kay Sir Mark Ren. Maraming maraming salamat po sa pagbibigay ng konsiderasyon, sa pag-unawa sa mga bagay-bagay na katulad ng pag hindi nakakapagpasa sa tamang oras, mga klase ko, ako, nagbibigay siya ng konsiderasyon. Maraming salamat po. At yun lang, doon na po nagtatapos ang aking vlog. Vlog ba? Thank you, keep safe. At, eto pala, kung wala na kayong tanong, pakita naman ng mga matatamis niyong ngiti. So, ayun lang po. Keep safe. God bless you all. Adios. Peace.